Ang role ko sa La Luna Sangre, for me, isa siya sa pinaka na-enjoy kong role na ginanapan ko so far sa acting career ko. Una-una, syempre, ang ganda ng storya ng La Luna, vampira, lobo, fantasy. So, ang dami mong pwedeng ilagay na aspekto dun sa karakter na bubuin mo. Pwede mo siyang paglaruan, pwede mo eksperimentuhan. At yun yung ginawa ko. Nabigyan ako ng magandang oportunidad ng writers and directors na mabigyan nila ako ng creative freedom para paglaruan yung character ko na si Lemuel. Ako kasi bilang aktor, kahit maliit, malaki, kahit ano pang role yan, pare-parehas yung paraan ko para mag-prepare sa isang character. Same intensity and same preparation. Yun yung binibigay ko every time ako mabigyan ng isang role. And for this particular role, since hindi naman totoo mga vampira dito sa mundo, kinailangan ko talaga mag-create ng isang character na believable, na maniwala yung tao na wow talaga siya sa dugo, at wild talaga siya na vampira, na lost siya. So, doon ako nagsimula. Siya yung isa sa mga unang vampira na pinakita sa La Luna na walang impluensya. Hindi niya alam kung ano ba dapat niyang gawin. Hindi niya alam kung si... Hindi niya alam yung mission ni Sandrino na hanapin si Malia at patayin si Malia. Hindi rin niya alam yung mission ng La Liga na protektahan si Malia at magbigay ng balanse sa mga vampira at lobo. So wala siyang alam. Ang alam lang niya bilang vampira, uhaw na uhaw na uhaw siya sa dugo. At kinailangan magka-battle, inner battle si Lemuel between himself and the vampire blood that's taking over his body. Kasi physically, hindi siya mabuhay kung wala siyang dugong iniinom, sinisip-sip mula sa tao. For me, the smallest details make the biggest difference on screen. Mula sa paghinga, pagkilos sa tingin, sa galaw ng kamay, kung paano mag-growl yung vampiro, paano magsalita, kung paano tumakbo. Inisip ko, saan ba siya pinaka makaka-relate sa real world? Sa mundong to na walang tunay na vampira, what can I get close to for reference? Automatically, I went to animals. Mga bloodthirsty and rabid and wild animals na talagang mga predators dito sa mundo. Nanood ako mga videos online kung paano yung behavior nila, kung paano nila atakihin yung prey. I brought that in to Lemuel's character unang-una through the breathing. Paglabas pa lang ni Lemuel sa kabaong, uhaw na uhaw siya sa dugo. So paano siya tatayo, paano siya kikilos, paano siya hihinga? Ang binigay ko kagad sa breathing is the growl of that, like a predator, a tiger or a lion, na pag narinig mo, alam mong parang kakainin ka. Nauuhaw ako. Kailangan ko ng dugo. So may... So yun pa lang, yung build up ng character pag nakikita siya on screen, may dating na, may certain impact na wow, ang... uhaw na uhaw na uhaw siya. Tapos from there, tuloy-tuloy na, binild up ko na siya. I included animalistic behavior in interpreting Lemuel because his mental state is ano na eh, naguguluhan na siya eh, which would eventually lead into him acting very animalistic physically. When I started doing research, I got a lot of references from vampire movies in the past, like 30 Days of Night. Dun sa movie na yon, extreme mga vampira, parang silang mga monster na nakakatakot talaga. And also Logan ni Hugh Jackman, si Wolverine, siya naman kasi kita mo yung humanity in him, and that's what I wanted to bring into Lemuel. Yung pag-portray ni Hugh Jackman kay Logan, dun ko nakuha yung basis ko on how I would growl and scream as Lemuel. I go on a full blast, full on
vampire mode na kakainin kita and start to growl and scream na. So until I eventually, you know, attack and bite the human and drink their blood. For me kasi the growl is Lemuel's way of conveying his fear. It's something that I can use to convey fear to the audience and to my co-actors. It comes from within Lemuel, within his fear naman of you know, killing someone, his fear of doing harm, his fear of dying, na pag hindi siya uminom, hindi kumamatay siya. From there, na punong-puno na siya, na kailangan niya kumain, he lets out this big scream that lets out that fear and brings it towards the audience. Kinailangan ko siyempre maging physically fit. Mas ginanahan pa ako mag-gym. Sa buong sa isang linggo, ilang beses ako kailangan pumunta ng gym para pagdating ng set, 'di ba, ready ka, hindi ka may injure, hindi ka ma hindi ka mag-worry kung kaya mo ba 'to or hindi. Para confident ka na when the time comes na kailangan mong i-harness, tumalon-talon bilang isang vampira, then confident ka na kaya mo. Pagka pinaghalo mo na 'yung lahat, animalistic behavior, 'yung reference ko kay Logan and 30 Days of Night, 'yung emotions ni Lemuel, yung pagiging tao niya, yung growl, yung breathing, yung mga detalye kung paano siya kumilos, kung paano siya tumingin, paano siya matakot, kung paano siya manakot, you get a very concrete character that can eventually tell a story that is very effective, and that's what I want to do. Out ka na ngayon. O game, out. 4, 3, 2. Ready? And 5, 4, 3, 2. Action. Action.